tuloy na to. Kahapon wala pa yan ah. Nandito tayo kay Talian ni Yugi. So, siya yung mag-a-advise sa atin kung ano nga ba yung mga dapat natin gawin pag nag-upgrade tayo ng high flow filter at saka velocity stack. What's up? What's up mga par? Isang magandang umaga sa inyo lahat! Hey! LX Gaming! For today's video mga par, pupunta tayo ng talyer ni Yugi! Video na to par is continuation to nung vlog natin nung nakaraan dun sa pagpapakabit natin ng high flow filter and SPP velocity stack. So papa-ECU tuning tayo kay Yugi. Yan, kay Idol Yugi. Kay Emmanuel Bernardo. Yan, solid yan. Actually, hindi ko pa alam kung saan yung lugar nila. Doon ako magmumapa sa Marilao. Gaya nga na sabi ko sa inyo, continuation to para doon sa ginawa nating upgrades. High cool system exhaust, high flow filter, and meron tayong kinabit na velocity stack. May two option tayo na remap or ECU tune. Pero ang gagawin natin, hindi tayo magpaparemap kasi wala tayong pera. Pagkatapos kung ikabit yung velocity stack tsaka yung high flow filter, lumakas yung torque. Actually, lumakas yung torque. Kumbaga, oh, yung kadyot iba. Iba yung kadyot, mararamdaman mo talaga. Pero sa usapang duluhan, parang medyo nawala. Based lang sa ano ko, ibig sabihin, parang hindi na balance yung hangin at saka yung fuel na sinusunog kasi lumakas eh. Kumbaga yung ECU kasi natin, nakatune yun sa ganung hangin lang na pumapasok. Sa pagkakaalam ko, disclaimer lang ah, pwede nyo naman akong i-correct. So parang dumami yung hangin kasi nga, nag-high flow ka tapos nag-velostack ka pa, nadami talaga yung hangin. Parang hirap akong tumulo. Yun yung nararamdaman ko. Parang nahihirapan akong tumulo. Kaya detesting natin ito mamaya sa medyo tuwid. Bigay tayo ng comparison after natin magpa-ECU tune kay Yugi, kung may pagbabago ba. Kinukulang ako sa dulo. Yun yung nararamdaman ko talaga eh. Kapultang mo na. Ay, 500 lang. Kapultang-kultang. XES 500 po. 500. Taria, ulit na ito. Parang spaceship. So wala na pala akong rektahan dito, pa-exit na ako dito. So yun na yung pinaka-sample natin par, para doon sa hindi pa tayo na ECU tune yung kanina nakita ko. Kanina mga 170 6 gear. Uy mga bigi. Uy may sibis oh. Shout out. Exit din siya ng balagtas. Sino kaya ito? Sir! Sino kaya yun?
ano, tulay na to. Ano ba yan? Flyover? Kahapon wala pa yan ah. Kahapon wala pa yan eh. Ganda ng kasada dito par. Let's go! Suso, talaba, complete package. May suso na, may talaba pa. Maligayang pagdating San Miguel, Bulacan. Medyo malayo pala, no? Siya na, medyo matagal. Isang customer na naman, mamaya ako after na. CB rin? May kasabay akong CB kanina, akala ko papunta rin dito yun eh. Ano? Paling? Hindi. Kumata. Ah, leaking. Yo, what's up mga par? Hindi na tayo magpapatupik-tupik pa at sinisimulan na nga ni Yugi yung paggawa ng motor natin. At habang gumagawa siya, tamang chill at tamang kwentuhan lang kami dito. Ito nga pala yung tinatawag nila na Magic Jolen mga par, no? Hindi ko to kaya masyadong i-explain ng technical, pero sa pagkakaalam ko, yan yung nilalagay nila para maiwasan natin yung backfire. Habang gumagawa nga pala siya, tamang kwentuhan lang kami dito, tamang share lang din siya ng knowledge kung ano yung mga experience niya, which is maganda yon para sa amin, para sa akin. And kung makikita nyo, sobrang ingat at sobrang linis siyang gumawa. Yung tipong palagay na palagay yung loob mo pag gumagawa siya. Sa part na to mga par, nagsisimula na siyang magtono dyan. Sinisimulan niya na kung anong dapat simulan. Tapos, nagpa-adjust na rin tayo nung fork natin. Medyo tabingi kasi ng konti yun. Sa part na to, pinapaliwanag niya sa akin kung ano yung mga ginagawa na at saka yung mga pwedeng mangyari sa ginagawa niya. And ina-explain niya rin ng mabuti dun sa nagpapagawa kung ano yung pinapagawa nila. Live bagay nun mga par, bilang isang client or bilang isang rider. Kasi dagdag kaalaman din yun para sa sarili mo. Bira yung mga taong nagbibigay or share ng mga knowledge ng libre lang. Kaya salot tayo dyan sa mga ganyang galawan. Nandito tayo kay Talian ni Yugi, kasama natin si Bro Yugi, si Emmanuel Bernardo. So, siya yung mag-a-advise sa atin kung ano nga ba yung mga dapat natin gawin pag nag-upgrade tayo ng high flow filter at saka velocity stack. Especially naka-full system na, di ba? So, ano nga ba dapat mga natin gawin dyan? Mas okay, basta kasi lagi after nyo mag-alter ng nag-upgrade kayo ng intake, exhaust ng bike, kailangan i-retune nyo yung ECU para ma-achieve nyo yung optimum performance kung ginawa nyo upgrade. Lalong-lalo na yung velocity stack, kasi yung velocity stack, mas napas marami siya, almost 20% na more airflow yung papasok doon sa makina mo. Kaya pag naka-velocity stack ka, obligado naka-high flow air filter ka din. Hindi pwedeng velo stack lang, pero stack filter. Oo, hindi useless. So, useless. Tapos, after nyo ma-upgrade, nasa sa inyo yung option kung gusto nyo magpa-execution or magpa-remove. Isa-suggest ko, kung kunyari, gusto nyo ng mas added top speed, magpa-remove kayo kasi sa remove na unlock yung maximum mag-remove. Sa execution naman, kumbaga, natatama natin yung MS fuel ratio at initial timing ng motor. Kumbaga, hindi siya mag-lean, hindi siya delay yung proper response. Kaso yung RPM niya, ganun pa din. Tsaka yung top speed niya, safe pa rin na nakaprogram doon sa stock. Kasi meron set na
speed limiter yung ano eh, yung stock ECU. So sa madaling salita, kapag daily-daily mo lang, ECU tuning, goods na lang. Goods na lang. Pero at the same time, dun sa dinagdag nating upgrade, meron pa tayong increase power na makukuha rin, di ba? Oo, meron. Kumbaga, talaga yung ipinangako na horsepower din ng air filter tsaka ng velocity, almost ma-achieve mo dahil nakatoon yung ECU kasi nga, mas maraming hangin. Tapos tama yung fuel na isusupply sa yung ECU. Yun. Napakagandang sagot niyan, mga pa. So ano bang pwedeng ma-offer natin dito sa talyer ni Yugi? Ang more on ano ako dito, BMS, tsaka mga basic maintenance, tsaka medyo sophisticated na maintenance na tulad. Ito, yung susunod natin na... Ayan, meron tayo dito si Zero, ayan o. Anong problema niyan? Yung front fork niya, may katas yan. I-overhaul natin yung front fork niya. Yun. Thanks to natin. Taga Pampanga, no, sir? Sige, yun lang. Testing na natin to, par. So, nandito tayo sa talyer ni Yogi and flex ko lang nga pala yung ZX6R niya. Ayun, oh. Napakaganda naman ang ZX6R na yan. Napaka-kilis. And ito nga pala yung shop niya, par. Ayan. Diba? Kung magpapagawa kayo dito sa talyer ni Yogi, garantisado solid yung gawaan dito. Tingnan mo yung gamit pa lang, tools. Meron ding mga lagayan ng helmet dito. Meron ding napaka-relax na sofa. Katapos lang din namin kumain, par, kasi meron silang free lunch dito, ano. Marami-marami salamat nga pala, talyer ni Yogi. Garantisado may mairi-recommend ako sa inyo. Let's go. Uwi na tayo, par. Tara. Thank you very much. Talyer ni Yugi. So solid yan, par. Malayo na, maliligaw ko pa. Pero uwi ka naman nakangiti, may libre pang lunch. Thank you, ha. Thank you. Yun. Yun, pauwi na tayo, mga par, no. Sobrang solid ng service dito sa talyer ni Yugi. Dito sa San Miguel, Bulacan. May libre pang lunch. Marami tayong nalaman na information galing kay Yugi, no. Ito ka yung Eman. Di siya madamot sa info, marami siyang mga tinuturo ng mga bagay-bagay na makakatulong bilang isang rider or owner ng CB650R or kung ano mang big bike yan. Yun. Salamat po. Dito na tayo, par. Pauwi na tayo, par. Galing tayo dito sa San Miguel, Bulacan. Sobrang solid, par. Sobrang satisfied tayo sa gawa ni Yugi, no. Dun sa place, dun sa mga knowledge na natutunan natin or yung mga knowledge na na-share niya sa atin tungkol sa motor. Sobrang ano, sobrang kapaki-pakinabang. And ngayon, testing natin ito mamaya kung anong result, kung anong napapansin natin, pero hindi ko naman siya accurate talaga na mabibigyan ng ano, ng comparison talaga. Kasi, ano bang tawag doon? May term si Yugi nung kanina eh. Unless na lang kung i-deny natin siya before and after, di ba? Basta itong ano na to, para lang to sa sarili kong ano, pakiramdam. Kasi kilala natin yung bike natin parehas eh. Alam, yung mga motor natin, kilala natin yan. Alam natin kung may nagbago pa dyan. Alam mo yan eh, alam mo yan sa sarili mo. Pero hindi ko to siya masasabi na technical ano talaga. Technically na yun talaga yung nangyari. So titingnan natin kung ano yung naging result. Kasi ang nararamdaman ko kanina dun sa or nung nakaraang araw, simula nung nagpalit ako ng high flow, sobrang lakas na ng torque. Malakas yung torque. Kung torque ang usapan. Pero yung medyo yung idudulo mo pagpasok mo ng kinta, parang wala eh. Which is hindi naman talaga dapat natin kailangan magwalwal ng ganun. Pero point ko lang dito is may nagbago dun sa motor ko. Parang may hinahanap ako na meron siya dati na nawala. Parang ganun yung dating. Yun yung titingnan natin ngayon. Testing natin ng konti. Let's go! Hindi na siya ano. Yung pakaramdam ko kasi kanina, pag pumapasok siya ng hinta, parang hindi ko ma-explain eh. Pero pag parang feeling ko ano siya eh.
patay. Tama na siguro yun. Ayaw ka na. Nakarating ako ng EDSA, putik. Ngayon natin yung mga pinag-usapan natin, guys. Kung magpapalit kayo ng full system, papalit kayo ng high flow filter, tapos magdadagdag kayo ng velocity stack, is mas maganda talaga kung magpapa ECU tune kayo. Based sa mga sinabing technical ni Yugi, yun yung mga possible na benefits. And kung gusto nyo naman ma-maximize yung motor nyo, yung pinaka-power nya, mag-rim up kayo. Kasi ako, depende kasi sa riding habit mo, sa akin, city ride lang naman tayo eh. Hindi naman tayo nagtatrack. So, ECU tuning is enough. So, yun lang. Maraming maraming salamat, mga par. Maraming maraming salamat. Shoutout ka nga pala, par, sa lahat ng mga nakasama ko para sa content na to. Shoutout nga pala dyan, Mr. Daddy G, Mr. Gino Chu, JC Crespo, Real Armoto, and also syempre, Yugi, Emmanuel Bernardo. So, kung magpapagawa kayo, par, pwede nyo dayuhin siya, talyan ni Yugi sa may Bulacan. Yun lang, maraming maraming salamat. Let's go!